Hanap mo ba ay Chinese food trip? Aba, eh maganda siguro kung doon sa oldest Chinatown in the world. Napapaibig ako sa Chinese food. Kaya eto, nagplano ng isang 36-hour Chinese food crawl sa Binondo. Excited ako ipakita sa inyo ang mga legendary at trending na restaurant at street food dito. May mga pinilahan pa tayo ng halos 2 oras. Pero sulit lahat yan, kaya samahan ninyo ako. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Sisimulan natin ang ating 36-hour Binondo food crawl na pipila ay aanhin. Legendary sa Jaring Wahing fast food, sa dyang pipilahan na rin. Ayan, syempre unahin natin tong beef mami. Ayan. Habang may inupak. In fairness, ang dami niyang noodles ah. Tapos yung broth niya, yung bango. Tapos, may mga, yeah, marami din naman na ano, yung beef. Tapos yung beef niya, laman. Tapos yung iba may konting litid. But overall, very meaty. Ayan, try natin. May noodles. May beef. First bite. Thank you, Lord. Yung ano niya, yung noodles niya, hindi overcooked, tama-tama lang. Tapos, nice beefy flavor. Although, yung pinaka-overall last niya, for me ha, mas masarap kung lalagyan itong ano pa. Iko-complement pa natin ng toyo mansi na mayroong chili oil para mas pasarapin natin. Yun na. Beef mami, toyo mansi ng chili oil. Tapos samahan natin ng hakaw. Yan, yung hakaw niya, para medyo maliit lang. Sasawin natin. Smaller than the usual hakaw sa mga Chinese restaurant. Pero try din natin. Yung hakaw niya, medyo makapal yung ano, pinaka-wrapper. Pero may konti rin naman ano, the shrimp. Lasa mo pa rin naman. Yan, tingnan natin dito sa ano, fried wonton. Ito daw talaga ang isa sa mga best sellers ng Wahing sa mga claim to fame nila. Look at how crispy that is. Tapos saw-saw. Nice. Really meaty. Tapos yung wrapper niya, may konting pagka-chewy pa rin. Hindi siya totally crispy. Pero kasi siguro dahil lumamig na ng konti, pero crispy pa rin. Sarap samahan itong fried rice. Yung fried rice niya, yan, may mga asado rin, may mga shrimp, may mga chorizo. Yung fried rice nila, sakto lang. Pero ito, kaka-addict ko ah. Isa pang huwag mo kakalimutan, yung kanilang bean curd roll. Isa sa mga best sellers nila yan. Wow! Bean curd roll nila, meron pa rin meaty taste. Between ito sa fried wonton, pili ka nalang kung anong gusto mo yung texture wise, kung crispy or hindi. Pero pareho, panalo. Aray naman, natakam lang ako dahil naka-display dun sa labas. Juicy meat. Tapos yung ano niya, yung skin niya, may pagka-crispy ng konti. Think of lechon na lumamig. Parang ganun yung ano niya, texture niya. And then, yung sauce niya, sweet but not too sweet. Yung tipong perfect lang with plain rice. Pero for me, top 3, kung tatlo lang yung order mo dito, itong beef mami, and then fried wonton, tapos bean curd roll. Again, pag nag-beef mami kayo, make sure fried chili oil. Huwag kakalimutan, tumigot ng sabaw.
Ito yung hindi kami magkaintindihan ni Aisha. Ang gusto yata ay lemonade. Ang itinuturo, HK iced na ano. So parang milky siya. Ano nga? Hong Kong milky. Tapos ang order ko, classic na classic. Black Bulaman. Narin na tayo sa isa sa pinaka-trending na street food dinner sa Binondo, ang Shanghai Fried Chopao. Inagahan na natin dahil aray, pag mga bandang merienda time, ay ang pila niyan hanggang doon yan. Kaya inagahan natin at binalikan natin ang kanilang Shanghai Fried Chopao. Yan, may iba naman silang tinda. Pero yan, oh. Umahaba na yung pila. Pero di naman, kahit mahaba pila, mabilis lang. Kasi ang ganda ng operasyon nila. Tuloy-tuloy ang luto. Tapos yan, sabihin mo lang kung ilan ang order mo. Tapos lagay lang sila ng lagay. Nilagyan nila ng tubig para may steam yung shop. Tapos yan, pag naiga na yung tubig, mapapry na yung ilalim. Ayun, yun nandun sa dulo. Ito nyo. Ini-scrape na nila. Luto na yun. Steam na and fried na. Sabi na yung Shanghai Fried Chopao. Nice to know na 35 pesos pa rin siya. Ayan. So, hindi siya ganun kalakihan. Ganyan lang siya kalaki. Dito nyo, napaka-moist kasi talaga tinatakpan niya para may steam ng todo. Tapos, ari yung pinaka-fried component niya. Ayan. Really warm. Shanghai Fried Chopao for breakfast. First bite. Thank you, Lord. Kahit maliit naman yan, really meaty, kita nyo. Tapos ito, hindi na kailangan ng salsa kasi talagang ma-juicy na siya. Tapos may sauce na talaga yan. Tapos yung sauce nga, medyo manamis-namis. Ang tasting pork, kunchay. Yun, baubos na. Yan si Mrs. Hindi yan mahilig sa Chopao. Pero nagustuhan niya. Good start to our day. Are malapit na sa Shanghai Fried Chopao. Yung Oishi Kun Chinese Bites, ang bestseller nila din eh. Yung kanilang bicho. Grabe, look at that. Bicho-bicho. Ang haba pala na rin. Yung pinaka-plate ay 30 pesos. Tapos merong soup 35. At milky 50. Laki oh. Looks really crispy. Looks really filling. And looks really oily. Tapos oh, fresh na fresh oh. Minamasa nila doon. Tapos inilalagay na kaya. Tapos yan, ay bumubusa. Ito nyo, ang nipis pag inilagay. Tapos yan, iikot-ikutin lang ni Idol yan. Tapos kita nyo, bumubusa na. Tapos ihintayin na lang yan na maging garnihan kulay, golden brown. Kayon pala pag milky. Ginugupit-gupit. Tapos pinapaliguan ng powdered milk. Sweet pala, nilalagyan ng asukal. Yun ang nagpapasweet sa kanya. Yan, ang aking order. Tama na isa, kahaba naman. Nilagyan na ng asukal. Nice. Yan, ari na ang Oishi Kun. Bicho-bicho ang laki. It's probably about, siguro mga 14 inches ang laki. Tapos may mga asukal. Try na natin. First bite. Thank you, Lord. Really crispy yung labas. Tapos, yung loob, medyo chewy. And, kita nyo, napaka-airy. And very filling. I can see this being a good breakfast. Tapos yung ano,
yung bitchu-bitchu lang, medyo savory yung lasa. So, kung gusto mo na gawin siyang parang dessert din, masarap yung may asukal sweet. Para makita nyo kung yung gobo, kung gaano ka-airy. Mm. So, ang ganda ng contrast ng texture, na crispy, nakita nyo, medyo ano, medyo chewy yung loob. Nice. Nakakain lang ng siopaw niya. At syempre, kapag nag-Binondo Food Crawl ka rin, isang classic legendary stop, ang Estero. Kung bakit Estero ang tawag din eh, ay katabi nga naman ng Estero. Pero, in fairness, wala na mga amoy. Din sa Estero Fast Food, ang pipuntahan natin, LGA. Yan, are yung menu nila. Are na ating order, fried garlic na frog legs, butter chicken na looks really crispy, and yang chow. Are yung dalawa small laang. Ayan, dumadami ng tao, magtatanghalian na kasi. Ayan na, nandini na tayo sa legendary na Estero Fast Food. Matitimusan natin yung kanilang talagang dinarayo na butter chicken and syempre yung medyo exotic na frog legs tapos yang chow. Unahin natin yung kanilang frog legs. Yan. Kung titignan mo, kala mo calamares lang. First bite. Thank you, Lord. Mm. Kundi lang dahil dun sa mga maliliit na buto nun. Tastes just like chicken. Salty and really crispy. Mm. I think ultimo laman niya eh. Oh. Parang chicken lang talaga. Kailangan natin magkanin. Tapos ito yung yang chow nila. Oh. Ganda ng yang chow nila. Small lang to ah. Kaya sulit din sa Estero Fast Food eh. Tapos ang maganda dito, talagang freshly cooked. Pagka-order mo, dun lang talaga lulutuin. And not sure kung gaano kabilis sila kapag peak hours, pero ang bilis naman naluto. Yung kanilang butter chicken. So, crispy fried chicken smothered in butter. Try natin. That's really juicy. Ang pagkatek mo talaga mag-explode yung mga juices or oil. Tapos, medyo sweet. And saw-saw natin dito sa kanilang parang sweet chili sauce. Kailangan ng yang chow ang bite na yun. Ako naman, nakatry na dati ng palaka sa Pampanga. Kung meron kayong dapat dayuhin din sa Estero Fast Food, it's the frog legs. So paano? Kita-kita tayo sa next stop. Narin naman tayo sa Veggie Select para sa kanilang mga ihaw-ihaw na vegetarian. So, ari daw, assorted ay 120, tatlong peraso. Ang cute na lalagyan. Ito na, tatry na natin yung assorted na vegetarian delights ng Veggie Select. So, try natin yung pinaka-familiar na lasa, tofu. Alam na naman natin yung lasa niyan. So magkakaalaman na lang yung lasa ng kanilang pinahid, yung pinaka-glaze sila. Try natin. First bite. Thank you, Lord. Mm-hmm. Wow! Crispy yung tofu. Ganda na pagkakaluto yung loob. Ano pa? Spongy pa. And then yung ano niya, yung pinaka-glaze niya, heavy on, I'm tasting cayenne pepper. Yun ang nararasahan ko talaga. Kaya may konting kick ng konti. Tapos, ito yung sausage. Try natin. Yung sausage nila, chewy. So yung texture niya, hindi yung parang normal na sausage na merong bite, merong snap. Ito, more on the chewy side. Tapos ganun din yung ano, yung bagay na bagay yung glaze niya. Almost like dessert yung consistency, yung parang mga ano, parang mga kalamay, ganun. Dito, sa tatlo, itong rice cake, yung pinaka-paborito ko.
Malulugan na tayo. Try naman natin itong wonky sugarcane juice katabi lang ng Veggie Select. Iinom tayo ng tubo. Ang maganda dito, freshly squeezed. So yan, ilalagay nila yung tubo. Tapos, di niyan labas. Fresh na fresh na sugarcane juice ay tiga naman siya eh. So yan, fresh na fresh yan. Ilalagay lang nila sa ano. Yelo lang idadagdag nila dyan. Sugarcane na sugarcane. Wala silang ibang dinadagdag. Yelo lang. Try natin. Mm. Wow. Para siyang ano eh. Ang lasa niya, para siyang fruit juice na may asukal na. So yun yung lasa nito. Matamis. Very refreshing. Kaya yun yung sinasabi ko na parang fruity yung dating. Very refreshing. Matamis. On a hot day, sarap na rin. Yan, nakapagpanulak na. Dini naman tayo sa Lord's Toast Bakery. Meron naman yan sa mall. Ay bakit tayo pa din eh? Pag arinatik man nyo, malalaman nyo kung bakit. Yan, mag-egg tart tayo. One piece, 56 pesos. Ang maganda kasi sa brunch na rin ay talagang fresh na fresh, freshly cooked. Kaya talagang iba ang sarap niya. Ari na ang egg tart ng Lord's Toast din sa Binondo. Ang diya, kita niyo ganyan. Kintabang-kintaban. Tapos flaking-flaky, oh. Tapos, kita niyo, for sure, ang loob na rin creamy. First bite, thank you, Lord. Mm. Pagkagat mo, unang bubungad sa'yo yung pagka-crispy and pagka-flaky, and then you'll be met with a hot interior na very creamy. Wow! Tapos hindi ganun katamis, it's a sweet and savory treat. Mm. Ang pila sa MBT, the fried xiaolong bao. Intense. Yan na, malapit na. Ito yung mga 1 hour 15 minutes kami sa pila. Yung mga bandang yan, oh, kaba pa rin ang pila. At kasama natin ang ninong ng lahat, Ninong James. Kumusta? Pakilasa ko yung napasubo ang isang kare. Ngayon ka na pa pila, no? Yung ganaman 10:45, eh, nakapila na kami. Ayan, mag-alas 12 na. Yan, yan ang presyuhan niyan. Ang isang order ay 5 pieces, hindi pwede pa isa-isa. Kailangan 5 pieces, tapos 125 pesos. Order na rin tayo ng Lava Bucci para sulit naman ang pila. Sa wakas, after 1 hour and 30 minutes sa pila, matitimusan na natin ang fried xiaolong bao ng Binondo Bites. First bite, thank you, Lord. Mm. Surprisingly, may konti pa siyang soup sa loob. And, kita nyo, malaman na. Tapos yung ano niya, yung wrapper niya, medyo chewy itong ano, itong hindi na fry. Pero yung ilalim, crunchy and very flavorful din, ah. Ang sarap with the chili. I highly recommend that you get it with the chili oil. Sulit ba ang pagpila ng isang oras at kalahati? Well, if you have the time and if you want to try something new, this is worth the price. Pari pa ang isang pinipilaan din eh. Tea Brothers, recommended by Ninong James. Kanilang ube latte. Try na natin. Siyempre, haluin natin para mas masarap. Top ng ube. Para siyang quickly natunaw. Tapos ang lambot ng pearl. I suggest habang nakapila kayo sa xiaolong bao, kung may kasama kayo, papilahin nyo dito, pabili nyo to para habang nasa pila kayo, may iniinom kayo, panalo.
Repangis ang pinipilahan din eh, yung Lava Bucci. So kung pumila kayo ng ganong katagal, orderin nyo na rin to para sulit naman ang pila nyo. Oh, ang init din, no? Oh. Try natin, Lava Bucci. Wow, grabe, sobrang init. And chewy yung pinaka-bucci. And then crunchy yung sesame seed. Tapos napaka-creamy ng loob. Very tempting na isubo ito ng buo, pero sobrang init. Kaya nibol-nibol lang tayo. Pero masarap na bucci ito. Solid na stop. Kahit pumila tayo dito, worth it ang pila. See you sa next one. Narin na kami sa Masuki. Kami ay magka-classic na noodles saka siopa wasado. Hati na lang kami na rin. Mabilis ang service din niya sa Masuki. Sorry na ang kanilang classic mami. So meron chicken saka meron asado. Tapos yung ano nila, looking pale ah. Medyo pale pero may hack daw dyan. Talaga pampalasa niyan. Pasara yung kanilang asado siopaw. Solid niya. Ayan, nasa wakas makatitimusan na natin ng Masuki na classic mami. First bite. Thank you, Lord. Yung noodles niya, based on my personal preference, gusto ko na talaga may bite pa. One of the best noodles. Kasi ang ganda ng bite niya, ang ganda ng pagkakaluto niya. Tapos yung sabaw, medyo nang tikman na natin pero tikman muna natin pa. Kaldong-kaldo, yung talagang pinakuluan na buto-buto. Yun yung naamoy mo dito sa Masuki. Yung kasabihan nila na amoy medyas. Yun yung naamoy mo, yung mga pinakuluan na mga buto-buto. Now, ang hack daw din eh, are special sauce ng siopaw. Yan daw ay talagang ilalagay mo. Yan. Yan daw talaga ang pangkompleto ng lasa niyan. Ah, lalagyan mo pa. Yun eh. Yung dagdag sweetness niya, yung talaga. Kailangan nga nito. Pero, syempre, ang kaulam na talagang kaulam ng mami ay siopaw. At siopaw nila, malaki oh. Tapos, dense talaga siya. Hefty. Wow. Look at that. Grabe naman kung gaano ka kalaman yan. Tapos, lalagyan din natin ng siopaw sauce. Ang naaalala ko din eh, sa mga Tagalipa, siopaw ni Aling Nene na mas malaki. Yun. Yung timpla ng ano niya, ng asado niya, yun na yun. Sarap. Actually, pati yung siopaw sauce niya, ganun na ganun din yung lasa. Tapos talaga mo rin ng green onion. No? Make sense eh, kasi yung asado, manamis na miss yan. Kumbaga, i-amplify mo lang yung tamis niya. Solid stop sa ating Binondo Food Crawl. Tatapusin natin ang ating epic Binondo Food Crawl sa oldest restaurant in the Philippines. Oo, ang pinakamatandang restaurant sa Pilipinas ay nasa Binondo since 1888, ang Toho Pasiteria Antigua. Entering a piece of culinary history right here. Ano yung menu nila yan? Ayan, kakain na tayo sa oldest restaurant in the Philippines. So, sandok na tayo ng Yang Chow. Una kong tikman itong halo nila. So yan, to halo-halo na to. Tapos, siguro, lagyan ko lang ng chili sauce. First bite. Thank you, Lord. Lambot ng lamang loob. Tapos, yung lasa niya, may konting sweetness ako nalalasahan. Kaya perfect with the chili oil. Bago pa lumamigan ang sabaw. Ari yung Toho soup nila.
Tapos syempre masarap din to lalagyan ng chili oil. So yan, so may tofu, may green peas, may carrots. Meron din silang kikyam. Yung kikyam nila ang crispy tingnan, no? Tapos sasaw-saw natin. Really crispy. Tapos meaty yung flavor. And then yung sweet sauce niya. Kala ko na rin sweet spicy sauce. It's more sweet than spicy. Sarap yung yang chow. Yung yang chow nila, ang ganda na pagkaka-season. So, or kumorder din tayo ng beef with broccoli. Really thick sauce. Crunchy yung broccoli. Ang lambot ng beef. Tapos tama-tama lang yung pagkaalat niya. Tapos may konting tamis din. Try na natin itong sobrang sarsa. Nagmukha ng chop suey ang pancit canton. Wow! Grabe. Sa sobrang sarsa niya. At sa sobrang dami yung toppings. So may mga pork, may liver, vegetables. Ang ganda ng luto ng liver. Malasado. And yung pinaka-pansit niya, tamang-tama lang yung alat. Ako, personally, hindi ko na kailangan lagyan ng kalamansi. Yan, dumating na yung fried chicken at pagsabango. Yan, asbok na asbok. Pakita nyo, ang juicy. Oh. Kita nyo kumikinang-kinang. And then yung balat looks really crispy. One of the best fried chicken I've tried. Yung pagka-crispy niya, yung pagka-juicy niya, yung alat niya, yung seasoning niya. This is just near perfect. And last but not the least, yung kaninang spicy shrimp. Yan po. Magkadikit. Sorry. Really plump. Ang ganda na pagkakaluto ng shrimp, hindi overcooked. Tapos crispy exterior. Sticky yung sauce niya. Not that spicy. May konting sweetness nga because of the bell pepper. So yung top recommendations ko din sa Toho, yung fried chicken, definitely get the fried chicken. Yung spicy shrimp, yung pancit canton. Hindi ko na isinama yung yangchow kasi matik yan. In any Chinese food trip, kailangan mag-yangchow. Kaya yung tatlo na yon, you have to get those. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.